Welcome po sa isa na namang episode ng Flora in the Kitchen. At ngayon ay magluluto tayo ng chicharong may taba at laman. Detalyado po ang procedure. Ito po yung part ng pork belly na ginagawang bacon. Yan, makikita natin na perfect ang pagka-chicharon niya at hindi maiitim ang laman at taba. Sa procedure, una, lagyan natin ng salt. Mix na po ang sukat nito dahil magkaibang time ko binili. Etong medyo dikit-dikit na ito na liempo or pork belly ay 1 week ago ko pang binili. Nilagyan ko ng asin at ipinasok sa ref. Ito namang medyo pink ay 3 days ago at ngayon ko lang nilagyan ng asin. Pareho po siyang bagong galing sa ref. So tingnan natin kung magdidikit-dikit siya na parang rubber na malambot. Ang initial na pagluluto po nito ay 1 hour sa medium low heat to low heat. Sa 1 hour na ito ng pagluluto, yung first 15 minutes, palabasin muna natin ang kanyang sariling mantika. Okay, after 15 minutes, ganito na ang itsura niya. May sariling mantika na siyang lumabas. Ayan. And then, hindi sapat yung mantika na yan, yung sariling fats niya, kaya magdadagdag ako ng cooking oil. Okay. Hindi ko muna dadamihan kasi maglalabas pa siya ng sarili niyang mantika. Dadami pa yan. Okay, i-continue natin ang halo. Hintayin natin hanggang sa another 15 minutes sa medium low heat. Hahaluin natin. So, para malinaw, 30 minutes na lulutuin sa medium low heat. Malaking burner po ng gas stove ang pinaglulutuan ko. And stir constantly. Ibig sabihin po ay haluin ng hindi naman continuous. Relax lang at pantay ang halo. Matapos magdagdag tayo kanina ng cooking oil, ayan, uminit na ulit ang mantika. Tatapusin lang natin yung another 15 minutes para ma-reach niya yung 30 minutes mula nung mag-start tayo ng cooking. Yan. Medium low heat lang po tayo, paalala lang. Okay. Huwag nating pakadibdibin ang paghahalo. Pinapalabas lang natin yung sariling mantika niya completely. Ayan. So palagay ko hindi ito magdidikit-dikit kahit bagong galing sa ref nung lutuin ko. So minabuti ko na detalyado at medyo mahaba ang ating video recipe ngayon. Gusto ko kasi yung matututo yung mga manonood. Hindi yung parang manunood sila tapos hindi naman magkaintindihan at hindi malaman kung nasaan na ba yung ano na ba yung itsura ng level ng balat ng kanilang chicharon, nung kanilang chichicharonin. Yan. Okay. So para makatulong din tayo sa mga homemade na chicharon kasi sa panahon ngayon na pandemic, hindi naman tayo basta-basta makabili. So may mga problem tayo na na-encounter ko na rin sa paggagawa ng chicharon. Katulad ng halimbawa, within 1 hour or within 30 minutes, may mga balat ng baboy na nagdidikit-dikit na talaga. So ang gagawin nyo, hindi natin kasalanan yon, hindi wala sa atin ang problema nun. Yun ay dahil sa klase ng balat ng baboy na nabili natin, maaaring medyo hindi fresh o sobrang fresh. Ayan. And then, medyo matubig yung baboy, yung balat ng baboy, nagdidikit-dikit talaga dyan. Or yung nababad na dahil maliit yung lutuan natin na kawali, pero marami yung balat ng baboy na inilagay natin na lulutuin. Kumbaga, nabababad na siya sa loob. Hindi niya makuha yung tamang init. Yan. Sa kabuuan po, kahit na anong balat ng baboy na may taba at laman, isang kutsa nyo muna at palabasin ang mantika sa loob ng isang oras. Yun po yun. So sana makatulong yun. And then, malilimutan ko, once na nagdikit-dikit, wala namang problema. Ahunin nyo lang, palamigin at paghiwa-hiwalayin.
bago natin ulit ibalik sa kawali at lutuin. So ituloy lang natin ang paghahalo, hindi pa tapos ang ating unang 30 minutes na pagluluto. Sa itsura pa lang nito ngayon, hindi ito magdidikit-dikit. Mukhang maganda yung balat. So ayan, dumadami na rin yung mantika niya. And then lumiliit na rin yung size ng ating baboy at medyo pumupula na. Mas gusto ko talaga itong one procedure lang. Kasi minsan, pag hindi maganda ang init ng panahon, mag-iintay pa tayo ng ilang araw para lang patigasin ang balat para maging chicharon. Baka mangamoy na yung balat dahil hindi agad matuyo or nakakainip, takam na takam ka na. Or kapag mainit at ibinilad ng 6 oras, ganun din yung process ng pagluluto. Lulutuin mo pa rin ang initial na 1 hour and then another 1.5 hour or 3 hours. Ganun din, parang sayang lang yung oras. So ang maigi ay diretso ko na lang. One procedure na lang. Sanay na naman ako sa ganito. Sa gabi ako nagluluto nito. Pagdating ko galing sa trabaho at pag nakahaponan, lulutuin ko na ito. Then kinabukasan ko na chichicharonin. Ngayon ay tapos na ang ating first 30 minutes na pagluluto. Ang sunod naman, yung regulator ng burner ay isagad natin sa babang baba, yung low heat dapat, for another 30 minutes para matapos natin yung first one hour na pagluluto ng ating chichicharonin na balat ng baboy na may taba at laman. Okay, relax lang ng paghahalo kasi nakalubog na naman siya sa mantika. O ayan, ganito ang ating low heat. Yan, tapusin lang natin ang 30 minutes. Okay? So, ganun po. Sa first 1 hour ng pagluluto, halo lang natin na relax at pantay ang halo. Okay, again, ayan. Nasa low heat tayo. At ang temperature ng ating mantika ay naka-adjust na rin sa low heat. Hindi na masyado siyang maingay or sumisirit-sirit. At kung mapapansin ninyo, hindi siya nagtatalsikan or pumuputok yung mga mantika. Yan, ganito na yung itsura niya, pumuputi-puti. Para na siyang nabusa ng maliliit. At hindi na siya nagdidikit-dikit. Ayan. Sana'y mapanood nyo rin yung chicharon na balat ng baboy. Purong balat naman yun. Pero yun ay balat ng paa ng baboy or pig's trotter. Yun yung una kong vlog, video vlog na chicharon. Napakaganda rin ng result ng chicharon doon sa aking unang vlog ng chicharon na yun. Yun namang padalawang vlog ko ng chicharon ay yung pork belly na napakakakapal ng mga laman doon at napakakakapal ng balat. Yun yung mismong magandang parte ng pork belly. So medyo nahirapan ako doon. Sa procedure na ito, maipaliwanag ko lang, hindi po matigas yung, kapag naluto na ito, hindi po matigas yung laman. Diba yung iba, sinasabi na matigas daw yung laman, kaya ayaw nila ng ganito na pork belly. Pag pinirito nyo lang siya, matigas po ang laman, lalo't overcooked pag prito. Pero kung chichicharonin ninyo na ganitong procedure, hindi po siya titigas, malutong siya na madaling kagatin. Ayan, so yun yung gusto kong i-explain. Kaya try nating sundin ang procedure na ito. Masarap, malinis, at 100% safe. Now, malapit nang matapos ang initial na pagluluto na 1 hour, maririnig natin maya-maya ang gas stove timer. Nag-set ako kanina. So, ganito na yung ating itsura ng balat. Okay, malambot. Hindi pa po pwedeng ahunin yan. Sobrang lambot pa. Ayan. Okay, malinaw na malinaw yung texture ng ating chichicharonin. May ibang mga pieces na katulad nito,
pumuputok-putok na siya at bumubusa pero malambot? Hindi pa po ready yan. Wait for the next procedure para malaman natin kung ano pang gagawin dyan. Ayan, ipapakita ko lahat sa inyo yung iba't ibang itsura ng balat. Pero hindi pa siya ready to pop up. Okay, nasa first 1 hour lang tayo ng pagluluto ng ating chichicharoning balat ng baboy na may taba at laman. So ayan, kitang-kita natin na ito ay liempo or pork belly. Oops, kita nyo yon, nasa stage siya na bumubusa, pero hindi pa siya ready na maging chicharon. Ayan, natusok ko pa ng tinidor, so hindi pa siya ready na maging chicharon. Malambot pa yung balat niya. Ayan, pa-square naman ang gayat nito. Sinadya ko talaga na iba't iba ang measurement, iba't iba ang gayat nito, para mas mapag-aralan natin o makita natin na simple lang ang pagchichicharon. Lalo na itong na-discover ko na subok na subok na. Makikita nyo sa next procedure na napakasimple. Hindi kayo mahihirapan. Inip lang sa paghihintay. Okay, pili ulit tayo ng isa para maipakita lang sa inyo kung ano na ba yung itsura ng ating chinichicharon. Ito yung pork belly na may laman. So, tingnan natin, hindi siya maitim ang laman. Hindi siya overcooked. Okay. Then, yung pinakabalat niya. Ayan, malambot. So, malambot. Malapit nang matapos ang 1 hour. Ayan, nagre-ring na po ang ating timer. So, tapos na yung 1 hour ng initial na pagluluto. Now, after 1 hour, anong gagawin? Kung nagdikit-dikit, ahunin at palamigin at paghiwa-hiwalayin kapag lumamig na at saka ulit ibalik sa lutuan, sa kawali, sa mahinang-mahinang-mahinang apoy na tulad nito. Kung hindi naman nagdikit-dikit, ituloy lang ang pagluluto. Pwede na rin pong ahunin at palamigin bago ituloy ang proseso, pero ako, lulutuin na natin. Ibalik natin yung regulator doon sa malapit sa zero na halos mamatay na yung apoy. And then, 1 hour and a half natin itong lulutuin. Ngayon, hahaluin lang ito ng sa first 5 minutes. Hahaluin lang lagi, constantly. Yung pantay ang halo kasi mainit pa yung mantika. And then, kapag after 5 minutes at na-condition na yung init ng oil, hindi na siya very hot, relax-relax na lang ng paghahalo. Sa akin, every 15 minutes ko na lang hinahalo. And then, pwedeng every 30 minutes. And then, dahil homemade ito, kukunti naman, sinisigurado ko lang na nakataob yung mga balat para nakalubog siya sa mantika. Kasi habang nagtatagal, gumagaan siya at lumulutang habang tumitigas naman yung mga balat. So, ito yung second part ng pagluluto. Para malinaw, ang second part ay yung patitigasin natin ang mga balat. Kaya nga, yung apoy natin ay nasa mahinang-mahinang-mahina na yung malapit nang mamatay yung gas stove natin. Ayan. Hayaan nyo lang. At hahaluin na lamang paminsan-minsan. Wag na tayong, na-try ko na eh, wag na po tayong maghalo ng dire-diretso. Mangangalay lamang tayo. Pareho rin lang ang result. Now, kung malaking kawa naman o talyase ng malalaking pabrika ng chicharon, syempre, dire-diretso ang halo niyan. Kasi mahirap na yang itaob ang mga balat, basta pantay na lang ang halo. Anyway, may mga tao naman tayo doon na maghahalo kung tayo ay may business ng chicharon. So, walang problema. Etong sa atin ay homemade. Mag-test muna tayo sa 1 kilo or 2 kilos kung malaki-laki ang kawali natin. Ayan, ganito yung itsura ng mga bulak-bulak niya after 5 minutes na naka-adjust na sa very low heat ang ating oil. Ayan, medyo maputi-puti sila. Okay, hindi na tayo masyadong maghahalo. Ako, nag-decide ako na after 15 minutes, saka ako na lang ulit hahaluin. I-off ang camera at i-on na lang kapag hahaluin. So, ganun lang, mas gusto kong makita ninyo na hindi naman kailangang haluin ang haluin. Parang nakababad na lang, pero may apoy siya na mahinang-mahina. Ayan, hanggang sa matapos natin ang 1 and a half hour ay ganito ang ating paraan ng pagluluto dito. So, hindi tayo hirap.
Reminder lang po, hindi po ito buong-buong pork belly. Ito yung part ng pork belly na ginagawang bacon. Mas marami ang taba at kukunti ang mga laman. So ito yung balat nun na may tira lamang na kunting laman at taba. Pero sa experience ko naman ng maraming beses na pagchichicharon na magaganda yung result ay basta't 1 hour muna nating lutuin sa medyo malakas na apoy, medium low heat to low heat, ayan, hanggang sa yung sunod na mga hours ay very very low heat na talaga na parang nagbababad na lang. Then paminsan-minsan na lang tayo maghalo. Okay, siguraduhin lang natin na nako-cover ng cooking oil yung mga balat bago natin pabayaan. Then hayaan natin na tumigas muna yung mga balat talaga niya bago natin ahunin, palamigin at gawing chicharon. Pero mas magandang tapusin muna natin na panoorin itong atin na video na tutorial dahil ito ay detalyado na makikita ninyo kung ano ba yung itsura ng balat habang naluluto siya at kung ano ba yung itsura talaga kapag luto na at ready to pop up na or ready na maging chicharon. Okay, hahaluin ko na after 15 minutes. Halos wala nang bula ang ating niluluto. Ibig sabihin, parang mainit-init na lang sa warm oil yung ating mantika. Okay, check natin ulit ang balat kung ano nang itsura. Matigas na ba? Okay, hindi pa. Eto naman, ayan, malambot pa rin, hindi pa rin pwede. Pero maririnig natin habang hinahalo ko na ganito ang sounds na parang matigas na yung texture ng ating nilulutong chichicharonin. So again, i-check natin, baka patay na yung apoy. Sa sobrang hina, baka patay na. Ayan, buhay pa naman, naka-on pa rin. So ito ay after 45 minutes ng second part ng pagluluto natin. Ayan, mahina pa rin ang apoy. Meaning 15 minutes na lang at matatapos na yung second hour ng ating pagluluto. Then mamaya, pag natapos itong second 1 hour, magdadagdag tayo ng another 30 minutes. Kaya 1 hour plus 1.5 hour ang pagluluto nito. Now, tapos na po yung second hour ng pagluluto natin, yung part na pinatitigas na natin yung balat. Yan, the fire is still on. Okay. Magseset ako ngayon ng last 30 minutes. Okay, haluin muna natin ng konti. Check natin ulit para makita nyo lang. Okay. Bago natin ito pabayaang nakababad. Pero buhay pa rin yung kanyang apoy. Eto malambot pa. Tingnan natin kung ilang minuto ito bago tumigas. Kung okay na nga itong 30 minutes, last 30 minutes na iseset natin na timer. Yan, malambot pa rin. Pero tingnan natin na last 30 minutes na to. Ayan, matigas. Eto naman, sure na sure matigas ito. Pwede na siyang isicharon. Ready na yan. Once na pinalamig natin at niluto yon, maganda yung result pag chinicharon natin siya. So, tapusin lang natin yung 30 minutes at maririnig natin ang timer, ang ring ng timer kapag nag-end na. Ayan, kaya medyo mahaba yung ating video. Ipinakikita ko sa inyo na
hindi ko masyadong hinahalo ang ating chinichicharon. So, ganyan ang ginagawa ko, kaya medyo madali-dali. Yan yung na-discover ko, ganyan lang pala. Ayan, makikita nyo, naka-on pa rin ang ating apoy. Pero hindi na siya bumubula, wala na halos, parang tahimik na. Okay. Ngayon ay 5 minutes na lang at matatapos na ang ating pagluluto ng chichicharonin. Yan, buhay pa yung ating apoy. Hintayin lang natin na mag-ring yung timer. So ngayon, habang naghihintay tayo na matapos yung 30 minutes, pakinggan natin yung sound na parang matitigas na sila. Yung last 30 minutes, pwede na pong hindi haluin. Parang nakababad na lang. At yan ay ilang beses ko nang nagawa bago ako nag-decide na i-vlog ito. Ayan. Oh, salamat naman. Tapos na rin. Tingnan natin, i-check natin yung mga balat. Ayan. Tunog ng matitigas na bagay kapag hinahalo. And then, hindi siya maiitim ang laman. Hindi siya sunog. Katamtaman ang luto. Okay. Now, ang mga balat. Tingnan natin. Eto sure na matigas. Next, yung kaninang mga malalambot. Tingnan natin ngayon. Naku, ito yung malapad kanina. Oh, malambot pa. Hayaan na natin. Nakakaumay na. Joke lang po. Pero sure na yan, sure na yan. Sa 2.5 hours na pagluluto natin, okay na yan. Tingnan natin ito. Ang hirap tusukin ang balat. Ayan. Oops. Up. Yan. Okay. Ayan. Matigas na. Okay. Pwede na lahat. Okay, done na po. Tapos na ang ating pagluluto. Aahunin na natin. Papatayin natin itong ating burner. Kukuha tayo ng lalagyan at isasali natin ito at palalamigin. Hayaan natin yung mantika sa kawali. Dahil kapag malamig na itong ating niluto, ay diyan din natin ichichicharon. Yan, diyan natin lulutuin. Ayan, naisali na natin, iset aside natin at hayaan lang na lumamig naturally. So, lampas na po ng 11 PM. So, bukas na natin ito pabubusahin at chichicharonin. Ayan, it's 8:30 AM. Magluluto na tayo ng chicharon. Pabubusahin natin ito ngayon. Pinainit ko itong mantika sa medium heat for 5 minutes. Maglagay tayo muna ng isa. Testing. Or dagdagan na natin dahil mukhang maganda na yung init ng mantika. Kasi laging 5 minutes sa medium heat ako nagpapainit ng mantika bago ako magsimulang magluto ng chicharon. Wow, gumaganda yung busa niya. Kumaganda yung ating chinichicharon. Oh ha? Perfect! Wow! Almost 3 minutes po ang pagpapabusa nito or pagchichicharon.
Tingnan naman natin ngayon itong ibang klase ng gayat. Ayan. Sana po'y nagustuhan ninyo ang episode na ito ng Flora in the Kitchen at sana po'y patuloy kayong sumubaybay sa mga recipe pang aking babahagi sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po!